Ay, may tubig. Oh, wala na yata tayong tubig na dumating. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po ng Huwebes sa ating lahat. Ayan, patapos na naman po ang Linggo. Patapos na naman po ang Linggo natin. Kaya, ayan, nandito naman po tayo para po sa isa namang pampaswerte upang magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa ating tahanan hanggang sa pagsapit ng taong 2022. So, ayan. Hello po sa mga may mga positibong kaisipan dyan. Good afternoon po sa ating lahat, sa lahat po ng mga naniniwala sa mga pampaswerte. Good afternoon po sa ating lahat at sa mga hindi naman po naniniwala sa mga pampaswerte. Ay pwedeng-pwede na po ninyong i-skip ang ating video at wag po ninyong panuorin. Sa mga hindi po naniniwala sa mga pampaswerte dahil wala pong nagpipilit sa inyo. Hello po, good afternoon po kay Sir Darrell Dave Baustria. Mabuti naman po ako, sir. Kay Ma'am Kasiding Greg Angke, kay Sir Darrell. Thank you so much po, Sir Darrell. Kay Ma'am Baby Retardo, kay Ma'am Shirley Domingo dyan po sa Pangasinan. Kay Ma'am Aspayolski, shout out po sa inyo. Kay Ma'am Cleofi Octiva Cautibar. Kay Ma'am Josie Malarit, good afternoon. Kay Ma'am Roxanne Alhambra, shout out po sa inyo. Kay Ma'am Alice Tubilleja Arquesola. Kay Ma'am Clofi Octiva Cautibar, good afternoon po. Thank you din po sa inyo, Ma'am Aspi. Maraming salamat din po. Thank you so much po, Sir Darrell Dave. Nakaka-flutter naman po. Kay Ma'am Flordelisa Lorenzo Gonzalez. Kay Ma'am Elm Kasaba at kay Ma'am Elsie Villaflor. Ganon din po kay Ma'am Sinaida Garospe. Hello po kay Ma'am JJ Ajay Strong dyan po sa Davao de Oro. Good afternoon. Kay Ma'am Roxanne Alhambra. Kay Ma'am Jennifer Dimiselio Dumagel. Kay Ma'am Jennifer Pierce Pineda. Kay Ma'am Bernadette Esmero. Watching from the Ma'am KSA. Kay Ma'am Ariel Esqueza, magandang hapon po dyan sa Batangas. At kay Sir Albert Rivera Vilgara, magandang hapon din po sa inyo. Magandang hapon po sa ating lahat. Hello po kay Ma'am Love Moko. Kay Ma'am Love Moko, good afternoon po sa inyo. Hello po kay Ma'am Jaina Tomas Domingo. Sabi ni Ma'am Sher, wala siya sa mga pampaswerte. Kay Ma'am Lovely B. Orlando ng Dubai at kay Ma'am Cleopi Cortibar ng Butuan. Ganon din po kay Ma'am Elverick Gomera at kay Ma'am Rosie Tuga Sineca. Ganon din po kay Ma'am Viuli Pabudora at kay Ma'am Darwin Kitorio Pidong. Kay Ma'am Apple Mitch, magandang hapon. At kay Ma'am Love Moko. Ganon din kay Ma'am Analin Pilada ng Pasay. Ingat din po kayo, Ma'am. Salamat po. Kay Ma'am Sertida Cecilia at kay Ma'am Mary Jane Lason. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am. Magandang hapon ng Huwebes at kay Ma'am Joy Dariero. Hi kay Ma'am Sertida Cecilia. Good afternoon. So, ngayon guys, ay isa na namang pamamaraan ang ating ituturo sa inyo upang ang ating 2021 hanggang sa pagsapit ng taong 2022 ay magiging masagana. Kumbaga, ang swerte ay patuloy na papasok sa ating mga tahanan. Unang-una po siyempre dito ay ang ating positibong pag-iisip. Dapat lagi tayong maging positibo, lagi nating itong ibinabahagi kahit anumang problema ang ating pinagdadaanan, maging matatag tayo na harapin ito, maging positibo tayo na bawat pagsubok na ating pinagdadaanan ay ating malalampasan. Malalampasan natin anumang pagsubok kasi hindi po yan ibibigay sa atin, yung mga pagsubok na yan. Mahina pa rin. Hindi pa rin ibibigay sa atin ang mga pagsubok na yan kung hindi po natin ito kakayanin. So, bawat pagsubok na ating pinagdadaanan ay may solusyon.
May solusyon po lahat ng pagsubok, kaya hindi po yan ibibigay sa inyo kung alam niya na hindi mo yan kakayanin. Binigay niya sa inyo dahil, binigay yan sa atin yung pagsubok na yan dahil alam niya na kakayanin mo. So ayan, wait lamang, titingnan natin kung lumakas. Ayan, lumakas na po ba itong cellphone na to? Dapat na itapon. Kailangan na yatang mapalitan itong cellphone na ito. Hello po dyan sa binangunan Rizal kay Ma'am Garita Urgel Aspi. Hello? Mahina pa rin po ba? Ano bang nangyari sa cellphone ko? Hello? Mahina pa rin ba ma'am? Hello? Hello? Good afternoon. Ayan. Okay na po? Mahina pa rin. Mahina. Okay guys, okay sige, mahirap po tayo mag-share ng pampaswerte kung talagang mahina ang ating sounds. So, ayan, babalik po ako. Malakas na daw. Malakas na po ba? Ayan, ayan. Hello, okay na, ayan. Itong cellphone na to, kailangan na yatang, kailangan na rin. Kailangan na yatang mapalitan. So, ayan, okay na po. So, muli, sabi nga natin kanina, ito ngayon ang ating i-share para ang pasok ng swerte sa ating tahanan ay magtuloy-tuloy. Siyempre, ang una nating kailangan dito ay ang ating paniniwala. Siyempre, kailangan yun ang paniniwala kasi kahit anumang, sa anumang gagawin ninyo, sa anumang gagawin natin sa ating buhay, kung tayo ay may gagawin sa ating buhay na tayo ay may alinlangan, na hindi tayo tiyak, na sa ating ginagawa ay tiyak talagang mahirap itong mangyari. Ngunit kung may gagawin tayo sa ating buhay na buo ang ating loob at bao ang ating tiwala dito, tiyak na tayo ay magtatagumpay. Kaya dapat sa bawat ginagawa natin sa ating buhay ay sasamahan po natin ito ng sasamahan po natin ito ng dedikasyon at buong paniniwala. Siyempre, wag na wag nating alisin ang ating panalangin. Ang ating panalangin ay lagi natin yung isasama sa anumang ginagawa natin sa ating buhay. So ngayon, dahil bukas po ay Friday, so ito po lamang ang ating gagawin. Pagising po natin ng pagising po natin sa umaga, ang unang-una nating gagawin, ang unang-una nating gagawin ay magpasalamat tayo sa isa namang panibagong kaloob na binigay sa atin ng mahal na Panginoon. Magpasalamat tayo. Kailangan gising na ang ating diwa, magpasalamat tayo, umusal tayo ng panalangin sa kanya sa panibagong umaga na naman. And then lahat ng mga anumang mga hinanakit sa ating dibdib, anumang hinanakit sa ating dibdib ay atin itong pakawalan. So halimbawa may hinanakit ka sa iyong kapwa, may galit ka sa iyong kapwa, may sama ka ng loob sa iyong kapwa ay atin itong pakawalan. Sa pagpakawalan natin sa ating mga sama ng loob, sa galit natin sa ating kapwa ay gagaan ang ating pakiramdam. Kapag magaan ang ating pakiramdam, magiging mas maayos ang ating isipan. Mas magiging maaliwalas ang ating isipan kapag lahat ng ating mga hinanakit o anumang sama ng loob na mayroon tayo pag ating itong pinakawalan ay mas magiging magaan ang takbo ng ating araw. So ayan po ang pinakauna nating gagawin pagising natin sa umaga. Ngayon po pagkatapos ay humarap tayo sa silangan. So humarap po tayo sa silangan, gumamit lamang po kahit plastic. Kahit plastic po lamang, ganito plastic, pwede rin po ang shot glass. Siguro naman lahat tayo ay nakakakilala ng shot glass. Yung ginagamit na tagayan ng mga hard na inumin. So pwede rin po yung ganun. Ang unang gagawin po lamang natin doon ay punuin natin iyon ng asin. So halimbawa ito, punuin natin ito ng asin at ilagay natin ito sa ating mga bintana. Ngunit hindi po lamang basta-basta kung bintana natin ilalagay. Sa bintana ninyo ito ilagay kung saan malapit ang inyong mga front door. Ngayon kung wala naman kayong front door, kung wala naman kayong bintana sa front door, ay pwedeng-pwede ninyo ito ilagay sa harap mismo ng inyong mga front door. So punuin po ninyo ito ng asin. Pagkalagay po ninyo ng asin,
ay sa kakahumiling. Sa kakahumiling, pag tayo ay nagdasal, syempre ginagamitan po natin yun ng salitang sana kapag tayo ay nagdasal sa ating Panginoon. Ngunit po pag tayo ay may mga kahilingan, ay wag po natin gamitan ng salitang sana. So halimbawa, ipagdasal mo ay ihilingin mo na lahat anang ang mga swerte ay magtuloy-tuloy na papasok sa inyong mga tahanan. Ang mga kamalasan ay tuluyan na ninyong iwanan, tuluyan ng iwanan, tuluyan ng maalis sa inyong buhay. Panatilihin ang katiwasayan ng inyong pagmamahalan. Muli guys, kapag tayo ay humiling, tiyakin natin na malinaw ang ating pagkabigkas. Dapat po tuwing tayo ay may hiling, ay galing dito at malinaw ang ating pagkakabigkas sa kahilingan na ating hinihiling. Pagkatapos po niyong humiling, ay ilagay lamang po ninyo ito. Natulad nga po, halimbawa may bintana po kayo dyan. Ayan kasi, ayan po, yan ang malapit sa aming front door. So, pwede po ninyong ilagay yan. Ngayon, kung wala namang bintana na malapit sa inyong front door, ay ilagay po mismo ito sa harap ng pintuan ng inyong front door. Tiyakin po lamang ninyo na ito na ay hindi maulanan, okay? Kasi once na maulanan siya, ay talagang mababasa. Mababasa po siya. Ngunit kung nakita po ninyo ng asin ay nabasa, ang asin na ay nabasa na hindi naman siya naulanan, ay tanggalin po ninyo kaagad ito. Kapag tinanggal na po ninyo ito, halimbawa ibubuhos na po ninyo ito sa inyong mga toilet, sa inyong mga bowl or sa lababo, ay buhusan din po ninyo ng suka. Pagka binuhos ninyo, sabayan ninyo ng buhos ng suka upang lahat ng kamalasan doon, lahat po ng mga nakuha ng mga negative energy sa inyong mga tahanan ay tuluyan pong matunaw, tuluyang kasama. Kung kaisa natin ito ibinuhos ay mawawala. After po noon, ay palitan po ninyo ito. Palitan po ninyo ito. Huwag po kayong magpakawala nito, yung asin na ito, hanggang sa pagsapit ng taong 2022. So, bawat paglagay ninyo ay muli ninyong itapon ang mga sama ng loob, hilingin ninyo na lahat ng kamalasan ay mawawala na at puro swerte na lamang at katiwasayan ng ating pamumuhay ang mananatili sa ating mga tahanan. Siyempre po guys, kapag tayo ay may hinihiling, kapag may tayo ay may mga ninanais sa ating buhay, hindi po natin pwedeng iasa dito. Siyempre, sasamahan po natin ito lagi ng pagsisikap at higit sa lahat upang mas mapanatili ang pagmamahalan sa isang pamilya ay talagang dapat po nandun yung pagmamahalan at pagkakaunawaan sa isa't isa. Dapat yung nandun yung makikinig sa bawat panig ng isa't isa, huwag pong magpataasan ng pride. Lalong-lalo na sa magkapariha, lalong-lalo na sa mag-asawa, nandyan tayo minsan na kapag masama ang ating loob, ay nagpapairalan tayo, nagpapataasan tayo ng pride. Dapat po yan po ang una nating alisin. Kasi yan po ang isang dahilan kung bakit ang isang tahanan ay nagkakaroon ng misunderstanding. Dahil bawat isa ay nagpapataasan ng pride. So kapag iniisip mo, naku, tama ako. Ako ang tama. Bakit ako ang maghihingi ng sorry? Minsan may mga ganyan tayo eh. Dapat po pakinggan natin ang panig ng isa't isa. Baka naman kasi mayroon ka rin nasabi na hindi maganda at hindi mo na yun na mamalayan dahil nga sa galit. Minsan pag galit tayo, hindi na natin alam kung may mga nasabi ba tayong hindi maganda sa bawat isa sa atin. Kaya dapat maging matuto tayong maging bukas ang puso at isipan upang ang pagmamahalan at pagkakaisa ay laging nariyan sa ating pamamahay, upang ang pagmamahalan, ang pagkakaunawaan ay nariyan lagi sa ating pamamahay. Yan po. And then, mayroon tayong pampaswerte. And then, sinasamahan natin ng dasal, nagsisikap tayo sa buhay, tiyak naman talaga na tayo ay siswertihin sa ating pamumuhay. Kasi po, marami po dyan na hindi po naniniwala sa mga ganito, hindi po naniniwala sa mga pampaswerte, kasi katamaran daw ang paggawa ng pampaswerte. Yes po, wala pong nagpipilit. Ang pampaswerte po ay gabay. So hindi po natin sinasabi na kapag ang pampaswerte ay inyong ginagawa, ay nandyan na lamang tayo sa ating mga tahanan.
Habang tayo ay gumagawa ng pampaswerte, after natin gumagawa ng pampaswerte, ay nandiyan na lamang tayo sa ating mga tahanan, kukuya-kuya-kuy na lang tayo, matutulog na lang tayo maghapon, kasi may pampaswerte na tayo, wala pong nagsabi ng ganyan. Siyempre, kapag tayo ay may pampaswerte, mayroon tayong dedikasyon, mayroon tayong pagsisikap, at naniniwala tayo sa pampaswerte. Ang ating ginagawa, tayo ay nagdasal, tiyak na kahit na marami mang pagsubok na dumadating sa atin, tiyak na ito ay ating malalampasan, makakayanan, at ang mga oportunidad ay papasok at papasok po yan sa ating mga tahanan. Siguro guys, ito po ay dahil sa humihina po ang ating signal. Kasi po guys, medyo kagabi pa po mula dito, hindi po maganda ang panahon dito sa Bohol. So kagabi, malakas ang ulan kahapon, kaninang umaga. Kahapon po, 3 beses nag-brown out. Ayan po yung rason kung bakit ang aking refrigerator ngayon ay nasira. So ayaw nang lumamig ng aking refrigerator dahil po sa biglang pagkawala ng kuryente, babalik, mawawala. Kaya ang aking kuryente ngayon ay ang aking ref ngayon po ay walang lamig. Ang problema, kahapon pa lang ako nag-grocery at ang mga karne ay nandoon sa aking ref. Lulutuin ko ito lahat ngayon. Lumalakas po, humihina ang ating sounds. Baka po sa cellphone ko na rin po itong problemang ito. Wait, tanggalin nga natin itong lalagyan natin. Baka may problema dito sa lalagyan. Wait naman. Baka mawala tayo. Tanggalin ko lang. Alright guys, ayan. Yan, tinanggal ko po yung cover. Baka dito ang problema. Ayan, so ayan guys, ayan po ang ating maaari nating gawin. So bago po ninyo gawin ito, ay magtapon tayo ng mga sama ng loob sa ating kapwa, sa ating kapitbahay, kung kanino man tayo may sama ng loob. At talagang kapag nakapagtapon na tayo ng sama ng loob, wala tayong sama ng loob, wala tayong hinanakit dito, ay talagang mas magiging magaan ang ating mga araw. Mas mabilis nating nagagawa, mas maging malinaw ang ating isipan sapagkat wala tayong mga alinlangan sa ating mga ginagawa. Still the same pa rin po ba? Ayan, so ay, sorry po. Ayan, sabi ni Yan. Yan, ma'am. Yes po, ma'am. Basta ano lang po tayo. Malagi po tayong ang ating pong pampaswerte. Ito po ay gabay. So, gabay, pampaswerte na lagi natin dapat samahan ng pagsisikap at wag nating kalimutan ang manalangin. Wag po natin kalimutan ang manalangin sa lahat ng oras. Ano man ang estado natin sa buhay ngayon, nasa taas ka man, nasa baba ka man, ay wag natin kalimutan ang manalangin. Wag natin yung alisin dahil yun po ang pinakauna sa lahat nating gawin. Kahit pa may pampaswerte ka, anumang klaseng pampaswerte ka, kung wala ka namang panalangin, hindi ka nagdadasal at hindi ka naman nagsisikap, ay wala rin pong mangyayari. Ngunit kung tayo ay laging nananalangin, lagi tayong nagdadarasal, lagi tayong nagsisikap at sinasamahan pa natin ito ng pampaswerte, ay tiyak ang ating tagumpay. Ngunit kung ikaw nga naman, mayroon pong iba sa atin na talagang napakamadasalin, no? Mayroon po talagang hindi mawawala, napakamadasalin, ngunit pagdating sa bahay ay wala namang ibang ginagawa, kundi bantayan ang bantayan ng buhay ng may buhay, ay talagang yayaman ka niyan, yayaman ka po niyan sa mga impormasyon ng inyong kapitbahay, pero hanggang doon ka lang. Kaya dapat kapag hayaan na po natin, basta tayo ay may wala tayong ginagawa sa kapwa natin, wala tayong ginagawang masama sa kapwa natin, tayo ay nagsisikap, tayo ay may dedikasyon sa ating buhay at patuloy na nananalig, tiyak na ang ating buhay, kahit man gaano yan kahirap, talagang malalampasan mo yan. Marami na pong ganyang karanasan. Kami pong magkapatid ay halos tatlo kaming magkapatid na talagang dumaan din sa matinding pagsubok sa aming buhay. Talagang as in super na noon na
akala namin ay hindi na namin mapagtagumpayan yung buhay namin noon. Mga ilang taon din yon, mga ilang taon din yon siguro kung babalikan natin 7 years ago or 6 years ago, kung babalikan namin ang aming mga buhay noon, talagang masasabi namin noon na talagang napakalaki. Napakalaki po ng talagang naitulong ng aming paniniwala, ng aming pagdarasal, ng aming dedikasyon upang malampasan namin ang mga pagsubok na yan. Kaya yan po, wag na wag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil sa bawat iyong sakripisyo, sa bawat pagsisikap, sa bawat panalangin na ating gagawin, tiyak na mayroon po yung kasagutan. Hindi man kaagad-agad yan, ngunit darating at darating po talaga ang time na talagang inilaan para sa atin. Hello po kay Ma'am Eva Ocampo dyan po sa Kuwait. Good afternoon po sa inyo. Kay Ma'am Benjo Idnay, good afternoon. Dyan po sa Quezon. Shout out po tayo kay Ma, kay Sir Ethan, kay Ensu at kay Rande. Hello po sa inyong lahat. Hello po kay Ma'am Annalyn Pilada. At yan, nilagay na lang daw ni Ma'am Annalyn. So ayan guys, magpapaalam na po ako sapagkat hindi ko rin maintindihan. Ipapacheck ko na kaya itong cellphone ko para malaman natin kung ano bang problema. Kasi itong cellphone na to hindi rin po pwedeng lagyan ng headset. Kaya hindi ko na po alam ang gagawin ko dito sa aking cellphone. Ayan lamang po guys, maraming maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. Bye-bye!